Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy ang epekto ng Southwest Monsoon or Habagat dito po sa western section ng ating bansa. Dala nito ang maraming moisture kaya nagkakaroon ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan na posible pa rin magdulot po ng pagbaha or landslides. Samantala, isang low pressure area ang namataan dito po sa silangan ng Mindanao. And as of 2 in the morning, is nabuo ito sa loob ng ating PAR. 3 a.m. naman, nasa 950 kilometers ito sa silangan ng Davao City. Within the next 24 hours or hanggang bukas po, ay inaasahan pa rin itong maging isang low pressure area or hindi pa magiging isang bagyo. Subalit habang tinatawid or binabagtas itong kanlurang or silangang parte ng ating bansa, particularly the Philippine Sea, ay inaasahan or tumataas ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Base na rin po sa pinapakita ng ating mga weather models. Kung sakasakali po is papangalanan natin ito na Esther or Panglimang Bagyo for this year 2022. For the next 24 hours, asahan pa rin pong epekto ng habagat or southwest monsoon for most of Luzon. Pinaka-apektado ng habagat ang Mimaropa, Bicol Region, ganyan din po ang Calabar Zone and Metro Manila as well as Central Luzon at mga probinsya rin po ng Cagayan and Isabela. So asahan po yung mga kalat-kalat ng mga pag-uulan, mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya pinag-iingat natin sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. For the rest of Luzon, asahan pa rin po ang bahagyang maulap at misang maulap na kalangitan, particular na dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Mataas din ang chance ng mga pag-uulan or localized thunderstorms po sa hapon hanggang sa gabi, associated na rin ito sa southwest monsoon at yung monsoon trough or yung pagsasalubong ng habagat at hangin galing sa Northern Hemisphere. Temperatura natin sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, habang sa Baguio naman malamig pa rin po, 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas and Mindanao, apektado ng habagat ang kanlurang parte, particularly itong Western Visayas and Zamboanga Peninsula. So patuloy pa rin po ang maulap na kalangitan ngayong araw, sasamahan pa ito ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Kaya pinag-iingat din natin sila sa mga pagbaha or landslides. For the rest of Visayas and Mindanao, maulan na dito sa may parting Zamboanga or Sulu Archipelago, kaya din po sa timog na bahagi ng Soccsaryen and Davao Region, associated din yan sa habagat. And for the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa kung minsan ay maulap na kalangitan, gayon din po sa natitirang bahagi ng Visayas. Somehow sa may central and eastern part of Visayas, nagpapakita na si Haring Araw kung kahapon po o nung itong mga nagdaang araw ay naging maulap ang kalangitan. Pero pagsapit muni ng hapon hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan dahil din yan sa localized thunderstorms. Temperature natin for Metro Cebu is mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao naman hanggang 32 degrees Celsius. For the next 24 hours, wala po tayong gale warning or banta ng mataas na alon. Kapag meron tayong mga thunderstorms, hanggang 2 kalahating metrong taas ng mga pag-alon or halos isang palapag po ng gusali ng mga pag-alon, delikado pa rin sa ating mga kababayan na nangingisda at yung maliliit na sasakyang pandagat. And take note po, no, over the weekend and early next week, sa paglakas pa rin po or pag-iral pa rin ng habagat or southwest monsoon, ay matataas pa rin po ang mga pag-alon dito sa may kanlurang parte ng Luzon, particularly sa western coast of Palawan, facing the West Philippine Sea. Delikado ito sa ating mga nangingisda doon at mga small sea vessels. Sa susunod pa na 3 araw, iiral pa rin po ang habagat or southwest monsoon. Makakaapekto pa rin po sa western sections of Luzon and Visayas, habang early next week ay inaasahang makakaapekto yung low pressure area sa silangang parte ng Luzon at Visayas. For Metro Manila, asahan po by Saturday ang maulap pa rin po na kalangitan sa halos buong araw. Then naasahan din yung mga pag-uulan as early as morning, mas mataas ang tsansa ng mga pag-uulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, bahagyang bubuti ang panahon. So mas maraming sunny periods, asahan sa tanghali yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature at sa hapon hanggang sa gabi ay mataas muli ang tsansa ng mga pag-uulan. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City at sa mga mamamasyal doon, no, Saturday hanggang Monday ay asahan pa rin ang bahagyang maulap at misang maulap na kalangitan. Sa umaga, generally fair weather conditions tayo, no, and sa tanghali, hindi rin kainitan hanggang 24 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, doon na nagkakaroon ng mga cumulonimbus clouds at mataas ang tsansa ng mga pagkilat pagkulog, associated pa rin ito sa monsoon trough or habagat southwest monsoon.
Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, Saturday hanggang Monday, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Hanggang 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Umaga, possible na yung mga pag-uulan. Isolated thunderstorms po ito. Then sa hapon hanggang sa gabi, possible muli yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Sa atong mga ka-XO-nan din ha sa Metro Cebu, Sabado hanggang Lunes, tulad ng sinabi ko kanina, bahagyang bubuti na yung panahon doon kumpara nitong mga nagdaang araw na umiral ang habagat. May times po na nagpapakita si Haring Araw at sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa hapon hanggang sa gabi is partly cloudy to cloudy skies, mataas muli ang chance na ng mga pulupulong pag-ulan. At panghuli sa atong mga ka-XO-nan din ha sa Metro Davao, asahan po by tomorrow may epekto yung low pressure area. So mostly cloudy skies, meron lamang konting sunny periods at mataas ang chance na ng mga pag-ulan as early as morning. Sunday at Monday, asahan po yung bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan at meron lamang chance na ng mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan pa rin. Si Haring Araw ay sisikat 5:33 ng umaga at lulubog ito alas 6:30 ng gabi. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estarehan na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asang magandang solusyon.